Narito tayong lahat humihingi ng panalangin ni Padre Pio sapagkat tayo pong lahat ay may sakit. Tayo pong lahat. Yung iba lang, mas malakas yung kalusugan kaysa sa sakit. Pero yung iba, mas mabigat yung karamdaman kaysa sa kalusugan. Ibig sabihin po, lahat tayo dito may sakit, pero lahat tayo dito ay biniyayaan din ng kalusugan. Minsan ho, sa tindi ng ating sakit, ay mapapabulalas na lang tayo, bakit ako pinababayaan ng Diyos? Bakit may karamdaman? Bakit may mikrobyo? Bakit may sakit sa mundo? Di ba maganda na lahat na lang tayo healthy? Di ba maganda na lahat na lang tayo malusog? Di ba maganda na lahat na lang tayo wala tayong inaalala na lalala ang ating karamdaman? Maganda naman hong tanungin yung ganong katanungan sapagkat ito ho ay tanong hindi lamang na mga may sakit. Ito po ay tanong din ng mga nag-aalaga sa may sakit. Bakit may karamdaman? Bakit may mikrobyo? Bakit may cancer? Bakit hindi makahinga? Bakit masakit ang paa? Bakit at bakit at bakit? Yung pong salita ng Diyos para sa araw na ito ay nagtuturo sa atin ng bakit kaya ganito. Ang unang dapat nating tandaan ay ang lahat ng kalusugan ay nagsisimula sa maliliit na kalusugan. Ang lahat din ng karamdaman ay nagsisimula sa mga maliliit na pagpapabaya sa ating kalusugan. Ang ibig sabihin po, hindi naman basta tumaas ang blood pressure. Hindi naman basta tumaba at sumakit ang baywang. Hindi naman basta sumakit ang ulo at namatay agad. Dahan-dahan lang kasi yon. Una, sasabihin, minsan lang naman itong lechon. O kaya sasabihin, minsan lang naman itong leche flan. O kaya sasabihin, hindi naman araw-araw na mag-aasukal ako. So, yung maliliit na bagay na yon, dahan-dahan, kinakain naman noon yung ating kalusugan. Pero sa kabilang bagay, sa kabilang banda, pwede rin naman hong maliliit na bagay na 5 minutes nag-exercise o sa halip na 2 pakete ng sigarilyo ay isa na lamang, maaari naman nating dahan-dahang gawin ang kabutihan sapagkat ang lahat ng kalusugan nagsisimula sa maliliit na pag-aalaga. Ang lahat ng karamdaman nagsisimula rin sa maliliit na pagpapabaya. Pangalawang aral na itinuturo sa ating salita ay yung masama at ang mabuti ay pareho ang tahanan. Yung masamang butil at mabuting butil, parehong lupa ang pinagtaniman. Ang ibig sabihin, katulad ng nasimulan ko na, lahat naman ho tayo may biyaya ng kalusugan. Pero yung pinakamalusog sa atin, meron ding konting karamdaman. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam, meron ka talagang sakit. Hindi mo lang alam, meron ka mikrobyo sa katawan. Hindi mo lang alam. Pero lahat tayo ay walang sinasabing perfect health. Ibig sabihin, sa iisang katawan, mayroong mga mikrobyo, mayroong mga karamdaman, mayroong kalusugan, at mayroong mabuti, at mayroong masama. At ang ibig sabihin lamang nito, mga minamahal kong kapatid, ay kilalanin natin na ang kabutihan ay galing sa Diyos. Subalit, wag nawang sasabihin natin na ang karamdaman ay sumpa ng Diyos. Hindi kayo Katoliko kapag naniniwala kayo dyan. Sapagkat ang karamdaman ay hindi sumpa parusa ng Diyos. Sapagkat ang totoo,
Si Jesus ay nakaramdam din ng kirot. Si Jesus nakaramdam din masugatan. Si Jesus paulit-ulit na nadapa. Si Jesus namatay dahil naubusan ng dugo sa mahigit 1,000 sugat sa kanyang katawan. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, ang kirot ng ating buhay ay hindi tanda na pinabayaan tayo ng Diyos. Ang pangatlong aral na dapat nating tandaan ay ang lahat ng sakit at hirap na ating pinagdaraanan maaaring magpabanal sa iyo, subalit maaari ding sumira sa iyo. Depende na sa iyo. Ikaw na yon. Nung ako po ay batang pari pa lamang, si Cardinal Sin po ay naimbitang pumunta sa Lourdes sa France. At katulad ng gagawin natin pagkatapos ng misa, meron pong blessing ng mga may sakit. Sa Lourdes, mas malala. Hindi na nakakaupo ang may sakit eh. Pinapasok na yung stretcher sa simbahan. Pinapasok na ho yung mga dextrose at saka oxygen tank sa simbahan. Ganun nakalala. At paulit-ulit sa loudspeaker at sinasabi sa iba't ibang languages, Lord, if you will, you can cure me. Panginoon, kung gugustuhin po ninyo, gagaling ako. Panginoon, kapag ginusto po ninyo, maghihilom ako. Panginoon, pag ginusto po ninyo, mawawala ang karamdaman ko. Paulit-ulit po yon para yung mga may sakit, ulit-ulitin din yung panalangin. Mayroong isang madre sa harapan. Putlang-putlana at halos butot balat. At habang sinasabi, Panginoon, kung gusto po ninyo, gagaling ako. Habang nakaharap sa kanya yung Santissimo Sacramento, sabi ni Sister doon sa Blessed Sacrament, Panginoon, hindi po ako nagpunta rito para gumaling. Panginoon, nagpunta po ako dito para dagdagan ninyo ang pagtitiwala, para makapagpakasakit pa ako ng dagdag dahil mahal ko kayo. Lord, I did not come here for you to heal me. I came to ask for faith so that I can suffer more for you. Ang pangatlong aral na dapat nating tandaan, ang ating karamdaman, gaano man kabigat, ay pakikibahagi natin sa pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan. Kaya si Padre Pio may sugat sa kanyang katawan. Di naman siya nagdasal na, Panginoon, masakit po, di na ako makatulog, sana po mawala na itong sugat. Ang panalangin ni Padre Pio ay, pray, do not worry, Lord, I did not come here for you to cure me. I came here for faith so that I can love you and suffer for you even more. Ang paghihimala ay magsisimulang maliit. Ang kalusugan at ang karamdaman ay nasa iisang katawan. Subalit sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, kapag pinuno natin ang ating karamdaman ng pag-ibig sa kapwa-tao, naghilom na tayo sapagkat hindi lamang niligtas ni Jesus, tayo ay naging kasangkapan upang magligtas din ng kapwa-tao. Iyuko natin sandali ang ating ulo at sa katahimikan ng ating puso, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, baguhin po ninyo ako. Bagamat mahirap, bagamat masakit, baguhin po ninyo ako. Sapagkat ang pagbabagong galing sa inyo ay ikabubuti ko.